Hoy, magandang umaga ho, magandang umaga. Weekend, araw tayo ng Friday. Today is the 18th of March, 2022. Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, mga Pinoy. Sa iba't ibang panig po ng mundo, ha, lalo-lalo na ho dyan sa Hong Kong, which is medyo, what do you call that? Ang mga nangyayari po sa Hong Kong, medyo hindi kagandahan, no? Doon sa crawl ng DWIC Balita. Tungkol dun sa mga pasintabi po, ano, weekend po ngayon, ayoko magmabigat na istorya, pero marami po kasing Pilipino ron, that's the point, no? Yung mga tinatamaan po ng COVID-19, Korea, South Korea yesterday was around 600,000 ang tinamaan, at yan po medyo malala, yung pang mga lugar talaga na maraming Pilipino, no? Maraming mga Pilipino, basta, ang sinasabi po, mukhang pati ang WHO, ang World Health Organization, medyo aligagana ho sa mga nangyayari, no? This is Omicron. Ang kagandahan lang ho dyan, the good news is, ang sabi ho ni Dr. Anthony Lachon, it's the low rate in vaccination. Di ba? The low turnout sa mga vaccination, the low numbers of people who are being vaccinated. Yun ho ang mga nagiging dahilan yan, ano? So, with 70% more or less sa Pilipinas, medyo maganda-ganda na ho yun. Pero again, uulitin ho natin, ang ating pong araw-araw at palagi ang sinasabi, ang pag-iingat po at pansunod sa mga health protocol, yan ang pinaka-importante. Yan ho ang pinaka-importante at yan ho ang dapat natin isaalang-alang sa tuwi-tuwi na para ho sa ating kaligtasan, ng ating mga pamilya, mahal sa buhay, kaibigan, and everybody, no? And everybody. Hindi naman ho mahirap pa, Hindi naman ho mahirap pa sundin yan, ano? Sana ho makaalpas tayo. Pero today, ang sinasabi ko nga, kamustahin natin siguro, no, if we can get in touch with the people from, ano, nakalimutan na natin ho yung Odette. Nakalimutan na ho natin yung mga lugar na sinalanta po ng bagyong Odette. Hindi ba? O sa Japan, ha, kahapon, ha, 7.3, hindi ako nagkakamali. Ang lakas. Apat yung pinakahuling naiulat na nasawi at mga ilandaan pa yung mga nasugatan, ano? Ang Japan, ano ho yan, eh? Ang Japan, suki ho ng lindol yan, eh. Di ba? Kasi Fukushima, yung tinamaan, 7.3. Hindi pa natin nababalitaan. Tingnan mo nga sa monitoring natin dyan, Hias. Yung mga aftershock, kung meron pang mga matitinding aftershock. May mga parang na-discarily yata na bullet train, ano? Alam niyo ba ang bullet train na nagpapa-under ho doon? Pag umaandar ho yun, halos umaangat ho sa relisyon, eh. Hangin ho nagpapaandar doon, kaya ganun pasmooth ang takbo nun. Yung bullet train, yun ho yun. Hangin ho yun, umaangat ho ng konti yun. Kaya parang floating in the air. Diba? And then may magnet, pag mabagal na, bababa ulit sa relis. Okay, so yan ho yung ilan sa mga balita na nakaalap natin worldwide, and of course not to mention yung nangyayari pa rin ho sa Ukraine, ano? Tsaka sa Russia. Yung patuloy na pananakop nito sa bansang Ukraine. Ha? Marami ho kasi yung ano talaga, eh. Hindi ho natin maiaalis na mag-alala ho ang mga Pilipino rito. Lalo na ho yung mga may kamag-anak na nasa ganung bansa. Yung nasa ika nga, war-torn area na mag-alala. Dahil, wow, that's gera, no? Gera ho yan. At napakarami na hong mga yung mga istorya na talagang nakakabagbag damdamin. Diba? Yun hong tipong ang mga ama iiwanan yung pamilya at lalaban sa gera. Mananatili ho sila sa napakalamig na mga bunker, sa mga bomb shelter. And I just can't imagine kung gano'ng karami ang supply ng pagkain. At ang tanong doon, kung tatagal. Diba? Eh, mahirap po yung ganyan hong gera. Talagang no-win situation yan, eh. Sabi nga, wala hong nagwawagi, wala hong nananalo sa gera. Di ba? Hindi ko lang alam kung nakikita ni Putin yung mga batang nag-iiyakan, batang nagugutom, mga batang ipinapanganak sa gitna po ng digmaan. Di ba? What if they needed a doctor? Paano kung kailangan nila ng medical attention? Saan ho sila pupunta? Hindi ho natin alam kung may mga Pilipino, be it Pilipino or not, tao pa rin ho yung mga apektado nun, ano? Siyempre, concerned tayo sa mga Pinoy na nandiyan sa lugar na yan. Siguro sana, no, ma-ano natin, ano, ma
mabigyan ng instruction ng DFA na huwag lang gawing internal yung if ever they're doing a daily report or giving a daily report, daily yung mga update sa DFA main office. I mean, you know, siguro assign somebody from DFA to speak on a, well, twice a week or once a week to update us, kaming mga media, magsagawa ng press con, mag-update sila ano na kung ang latest, and at the same time, they can, ano, they can tackle not only Ukraine, Russia, but yung mga Pilipino sa Hong Kong at saka South Korea. Nakakatakot to eh, na titigatig na ho ang WHO, bakit ganito kung Omicron lang yan. So kung Omicron lang yan, sinasabi po natin na mabilis lang nakahawa pero hindi po deadly. E ano ho ang dahilan nun? Walang bakuna. Maybe. Di ba? Maybe. Ah, yung low number of people na nababakunahan. So talagang yan ho ay maging aral sa atin. Yan ho ay maging aral sa atin. Yan ho ang sinasabi natin eh. Meron ho mga tao na talagang iba ho ang paniniwala eh. Pagdating ho sa medisina, pagdating ho sa siyensya. Meron ho silang sariling paliwanag dyan at meron ho silang sariling sinusunod at pinaniniwalaan. Hindi rin naman ho natin masisisi. So, be it, ingat po dahil more or less, ang sinasabi ho, eh, mag-emanate talaga yung mga sakit na yan doon po sa mga walang bakuna, walang booster. Na ngayon ho, yung pinag-uusapan na, ang second booster. Kung meron kayong dalawang first and second dose, may isang booster, tatlo, second booster, magiging apat ho yan. So, siguro mabuti na ho yung ganun. Eh, doon ho sa epekto eh, siguro eh, wala pa naman hong ano. Wala pa naman hong nababalitang ganun ho kagrabing mga epekto. And diba, minor, which is normal. Sakit-sakit ng ulo, lagnat-lagnat after the vaccination or the booster, I think that is normal. Sabi ho ng mga doktor. So tuloy-tuloy ho tayo. At ituloy lang ho natin. Nakita nyo naman ng impernas sa gobyerno eh. Maya't-maya. Dapat yung bakunahan day na yan, eh, araw-araw na ho yan eh. Di bali ho minsan eh, walang tao, langawin yung mga vaccination center. Pero time will come. Eh, pag na-realize ho ng ibang mga kababayan natin na talaga hong kailangan. Tataka nga ako hanggang ngayon, meron pang hindi mga nakaka-second dose eh, no? Sa dami ho ng bakuna, bakit ho kaya? I'm sure naman kung nagpa-first dose yun, gusto nung magkaroon ng second dose, di ba? Hindi na ho tatanggi yun on the second, ano? On the second dose. So, tama ho siguro yung ginagawa. Kung totoo man yun, yung nag-house to house. Pero siguro unahin ho talaga yung mga, ano? Lalo-lalo na ho dun sa mga, ano? Sa mga liblib na lugar. Hindi ba? Okay, alamin natin. Like tayo ngayon, Biyernes ngayon, weekend eh. Bukas na ho ang mga border eh. Alamin ho natin, ano ho nangyari rito sa Siargao, ano? Which I've never been to. Hindi pa ako nakakarating ng Siargao. Alamin natin ho kay Ma'am Josephine Ega, yung Provincial Tourism Officer ng Surigao del Norte. Ma'am Josephine, magandang umaga po. Si Biklima sa Maynila, sa DWIC. Yes po. Magandang umaga po sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig ko. Naku, Ma'am Josephine, kamusta na po kayo ngayon as we speak after audit to mga panahon? Ba, nakakangiti na ho kayo ah? Medyo nakakangiti na rin naman kami po dito. Good. Sa Surigao po. Oo. Kamusta ho ang Surigao? Unahin natin ang Surigao. Sige, Surigao muna tayo. Tinamaan ang matindihan, di ba? Yes po. Surigao City, tinamaan po kami talaga. Recovering na rin naman po yung mga yung community and the whole city, no? And even in the municipalities. Opo. Nagpapasalamat din po kami sa mga tumulong at until now po nagko-continue pa rin. Tumutulong pa rin. Nagre-release, yes po, inaano pa rin nila yung mga release nila sa amin, sa probinsya po, sa buong probinsya. Ito Siargao, ma'am, kamusta? Siargao po is recovering. We are on our way to recovery, of course. We are nag-open na po yung Sayak Airport in Siargao mga around 2 weeks ago po. PAL came in first and then Cebu Pacific within the week po.
meron na, meron na. Yes po, flights are operating na rin. Regular na? Mga airlines po, ako. Hmm. So we have actually, flights from Manila directly to Surigao? Yes po, we have flights already from Manila to Surigao. Through PAL, and then this week, yes po, meron na rin po from Cebu Pacific po. Actually po, hindi kami hindi namin restrict yung mga turista. Ang nangyari din po kasi, syempre, tinamaan ng bagyo, nasira yung sa may airport, so we had to stop the commercial flights. So, correct. From after Odette, although ginamit pa rin yung airport, may mga flights pa rin. Mm-hmm. It was for strictly for relief and repatriation. So, commercial flights, bumalik lang nung this month lang po, nung March. Pero actually, hindi nag-restrict yung province. It's just that merong mga nasira sa airport, mga ganyan. Kamusta ho yung mga ano, yung mga resorts? Yeah. Kamusta yung mga resort? Yes po. For now, we already have, meron na po mga around mga 38 accommodation establishments operating na po in Surigao Island. Mm. So, although the others, hindi pa talaga restart ulit. Pero meron na, even after Odette, some accommodation establishments, the resorts and homestays, nagko-continue kasi hindi naman lahat. Meron pa rin namang ibang resorts na hindi nakatindig. Na damaged talaga. Yes po, opo. Kuryente, ma'am? Kuryente? Kuryente, hindi lahat. Hanggang ngayon? Yung iba na lang. Yung mga libdib na lugar, yun na lang yung medyo kulang na lang. I was there last week. Okay naman, may parts na may kuryente na, mayroon din na mga may parts na wala. Na hindi pa talaga. Opo. Alright. Alam nyo, ngayon ho, magiging maganda ho ang problema para sa inyo dahil magiging curioso ang tao, dadagsain ho ang syarga. What do you think, ma'am? Opo. No? Diba? Opo. Oo, marami talagang gustong bumalik ng syarga. And we are just happy to know that. And of course, we welcome anyone naman po galing sa ano. Even foreigners, we are already actually... Sigurado? Yes, po, opo. Oo. Mm-hmm. Lalo na po, Yeah, yun, sasabihin ko nga, magsasummer na eh. Magsasummer na po, opo. Pero magandang problema ho yun, ano? Magandang problema yung ganun. Oo nga po. Diba? Okay, ang rehabilitation ng mga establishment doon, dahil hindi naman lahat ng mga may kainan doon, karamihan doon, mga kare-karinderya lang, ilang naman ang common doon, parang-parang, how do they cope up? I mean, you know, hindi naman ganun karami pondo nila. Paano ho, may tulong ho ba? May tulong ho ba doon sa mga small entrepreneur, yung mga small businesses na ayudahan sila or tulungan? How do you do that, Ma'am Josephine? Yes po. Tungkol po sa ayuda for yung mga commercial establishments, meron din pong from the Department of Tourism, from the National Office, no? Meron in-offer na it's actually loans, pero at zero interest. A loan? Yes po. There's a program for that galing sa Department of Tourism po. Opo. Oh. Sa ngayon, then, wala kayong no? Go ahead, ma'am. Regarding yung those small enterprises, no, yung mga, na-mention mo nga po, yung mga karinderya, mga ganyan. The locals are still there, no? If we think about it, actually, yung mga tao na lumabas ng Surigao right after Odette, working remotely. So yung mga galing sa Manila, who relocated indefinitely there,
yun talaga yung mga umalis. But then, as I said, the locals are still there. So, if we're talking about mga karinderya, mga maliliit na mga ano, meron kumikita naman continuously. Kasi may locals rin naman po. Opo. Oo. Kamusta ho ngayon? Marami ng tao, marami ng turista. Yes, we are recovering from yung sa mga flights na from PAL, yung 2 weeks ago. Meron na rin po tayong mga turista sa mga kung ano, siguro around half or about 3/4 of the passengers are tourists. Yung iba naman, of course, are locals coming from Manila. Yeah. Ang Siargao, ma'am, kasi walang hotel eh, no? I mean, you know, the 3-star, 4-star hotel, walang ganun eh, no? Opo, walang tayong 5-star hotel dun po. Pero wala akong plano maglagay? Big resorts. We have, may mga resort no, out. We have Night Palad, of course, The Dawn, formerly known as The Dawn. We have that. We meron na rin po mga ano, big resorts din po in Siargao. Kamusta naman ho yung mga empleyado riyan? Kamusta naman ho yung mga nagtatrabaho sa mga resort? Are they all fully vaccinated? Yes, almost more than half of them already are vaccinated, no? So others are just waiting for their second dose, and then others are for booster na. We are continuing with our vaccination program. And then, syempre, inaalak pa rin natin yung iba na, inaenganyo pa rin natin yung iba na ayaw pa rin. We are doing information campaign. And then, dati po kasi, if we counted, we had a list of workers to visit sa Siargao Island. It included na rin po doon yung mga Dayoy. I mean, people from Dayoy, other provinces who came to Siargao Island to work. Yes po. And then, when pandemic started, actually, yung iba na taga-ibang probinsya, umuwi din po sa kanila. So, medyo, kung tutusin, yung list talaga is slightly lower than the original list if we're talking about listing non-tourism workers. So, we are confident po na yung mga nag-inuan or still continuing to work in Siargao, nagpapabakuna na, and then those that are not, are still safe po. Oo. Ngayon ho, sa mga, ako ho, hindi po ako nakakapunta ng Siargao. Alam niyo ba yun sa edad ko? Hindi po ako nakakarating ng Siargao. Punta po kayo. Relax lang ho kayo, Ma'am Josephine. Relax lang ho kayo. Alright. Ano ho, nabanggit ko lang ho yun kasi kung pupunta ako ng Siargao, ano ang requirement na hihingi ninyo? Yan. Yes po. Kagaya po ng ibang provinces, no, we are only requiring incoming individuals, tourists and APORs, if fully vaccinated, we just need yung card, vaccination card. And yes, if not fully vaccinated, that's when we would require yung RT-PCR test po. So if I'm fully vaccinated with booster, I don't have a problem to bring my vaccination card. You don't need to have RT-PCR test anymore. Doon lang po sa mga hindi pa nakapag-fully vaccinated, hindi pa fully vaccinated, yun po yung requirement natin. Opo. Ano ba ang frequency ng flight dyan? 3 times. Daily? 3 times? Po. There's 3 times yung PAL, and then I think twice pa lang yung Cebu Pacific. Kasi sir, depende din po kasi mayroong days na canceled. Opo. For now lang naman yan. Pero like before, we had actually 11 flights, full flights talaga the last few years. Opo.
Kailangan ba nakabook ka na hotel? Do you have to show a booking of hotel, a hotel booking? No. Dami no more. No more. Eh sana naman ho, eh alam nyo, eh, bagay ang Pilipino ho, lalo na ho yung mga ganyan lugar, talagang magsusumigasik yan dahil ano yan eh, income ho yan at napakaganda ho ng lugar at alam ho nilang hindi ho tatantanan ng tao yung ganyan lugar eh, di ba? Hindi ho kayo tatantanan. Kaya sabi ko nga ho, magandang problema yung hinaharap nyo. Nataon pang summer ngayon, ma'am. Di ba? Nagluwag, nag-summer. Talagang parang blessing in disguise ho para sa inyo, no? Di ba? Eh, kamusta ho weather ngayon dyan? Surigao ba kayo? Sir, it's a sunny day today. So, yun. Eh, namimiss ko na yung kaibigan ko rin eh. Si Ace, ang pangalan Ace, ang apelyido Barbers. Namimiss ko na yung kaibigan ko rin. Alright, ma'am, sige, magtawagan ho tayo. Yes po, sir. Yes, sir. Hindi pa ako nakakarating dyan. Hindi ko pa nakikita anino ng Siargao. Okay, sir. You're very much welcome okay. Po. Visit po kayo. Okay, Ma'am Josephine, good luck po sa inyo ha. At sana ho, magtuloy-tuloy yes, na ho yung progreso ng Siargao. Thank you. Si Ma'am Josephine Egay. Si Ma'am Josephine Egay. Example ko nga ho kasi yung ano eh, yung Baguio nung earthquake na talagang devastated ho talaga. Wipe out ho talaga. There were predictions before na sinasabi, 20 years, 15, hindi ho. Filipino, hindi ho. 5-3 taon yata, nakabangon eh. Ganun ho yun. Pero talagang, I was there. Ako, doon ko binabasa yung mga, well, sana, no? Hindi ko naman sinasabing kahit may kalamidad. Hindi, oh. Ang ibig kong sabihin, iba ho ang spirit ng Pilipino, eh. Iba ho yung fighting spirit nila, eh. When I came to Baguio, the 1990 earthquake, the July 16, 1990 earthquake, I thought it was not Baguio, eh. Kala ko, hindi Baguio yung pinuntahan ko, eh. Wala pa kong ano nun. I think we went there on the 4th, 3rd day after the July 16, 1819 kami nagpunta. There was no accessibility. Walang road. Wala naman dagat sa Baguio. So by air. Hindi ba? Talagang dun sa aerial shot namin, kasi TV pa ho ako nun. Akala nyo ho, hindi Baguio. Especially when you see the Hyatt Hotel. Yung, ano yung hotel? Yung sa asawa ni Senador Rocco. Anyway, Nevada. I think, no? Nevada. Ano ho talaga? And the streets of Baguio during that time, nung medyo tumagal-tagal na ho, mga 5, 6, 7, 10th day, iba na ho amoy. And what the restaurants did, kita nyo, ha? In the middle of a crisis, in the middle of a calamity, yung mga restaurant, I remember, I will mention, Mario's, yung Mario's restaurant. Nilabas ho nila yung kusinero nila. Nilabas ho nila yung mga gamit nila, yung mga kala nila doon sa Session Road. Nagluto ho sila, namigay ho ng pagkain. Libre ho yun, lugaw-lugaw man lang. Diba? Dahil maramig ho eh, during that time eh. Malamig. Even though it's July, medyo parang ewan ko bakit malamig. And you know, talagang totally devastated. Wala akong ilaw. I'm saying this because gusto kong ihambing ang mga lugar na tinamaan po ng UDED. Yan po ibabangon kagad. Ha? Nakita niyo yung ano? Yung Siargao unti-unti ho yan. Babangon yan. The only thing is they have to double time dahil summer po ngayon. Kailangan sila maghabol. Diba? Maghabol dahil maraming datagsa dyan eh. Marami magiging curious dyan. Ano ba itsura ng Siargao na? And then they will ask people, they will talk to people, they will tell stories, they will ask stories. Ano ba nangyari nung bagyo? Kasi nakikita nyo naman sa mga vlog, hindi ba? Sa mga YouTube, yung mga foreigners. Sino ba yung dati? Yung parang Bombay ba yun? Nag-vlog siya, may hotel siya. Talagang, it was the first time in the history of Siargao na makaranas ho ng ganung klaseng bagyo. Diba? Again, I am saying this para, you know, number one, makapag-ready ho tayo. Siguro this time, yung mga i-construct doon ng mga bahay-bahay, eh, gawin na lang medyo matibay-tibay ng konti. Pero kung wala eh, kung kahit gano'ng katibay, kung gano'ng kalakas na bagyo, gigibayin ka talaga eh. I still believe na wala, babangon ho yan. Di ba? Hindi naman ho nasira yung nature eh.
mga structure lang ho naman na nasira, madali hong palitan yun. Di ba? And of course, yung mga tulong-tulong, yung bayanihan na ginagawa po ng ating mga kabataan. Di ba, nakita nyo? Doon ho sa ganung pagkakataon, look at Andy Eigenman, Nadine Lustre. Kinalimutan ho nila yung pagiging showbiz nila. Di ba? Si Nadine, ano ba yung ginawa ni Nadine? Nag-set up ba ng ano? Solar panel para sa charging. Si Andy yata nagtumulong sa relief operation. Yung mga ganun. Iintrigahin pa. Yung mga ganun ho, yung mga ganun tao. Bakit ho sila ganun? Pilipino ho kasi sila. Di ba? Pilipino ho sila. Hindi ho nila inalintana yung sila ho'y showbiz, sila ho'y mga sikat, sila ho'y mga may kaya. Hindi ho. Bumabaho sila sa level kung saan kailangan ng tulong ng tao, doon ako pupunta sa mga tumutulong. Yung mga ganun hong example, nawala ho yung ano eh. You know, during this time, yung mga ganyan hong pagkakataon, eh dapat ho pantay-pantay. Di ba? Walang magmamataas. Kahit sa anumang hong uri ng ano, anumang okasyon, di ba? Wala-wala ho dapat nagmamataas. Di ba? Nakita nyo? And ako'y natutuwa. Siguro isa-isahin natin, Paul, ano? Isa-isahin natin, Paul, na papalapitan summer eh. Pwede tayo mag-light-light eh. Schedule natin si Art Yap next week. Well, ang Boracay, I think normal na eh, no? Si Mayor Floribara. I-ano natin, tignan lang natin. So we can help the Department of Tourism to advertise. Ito ho mga lugar na pwede nang puntahan. But, always remember, meron pa rin hong pandemya. Yung sabihin, the pag-iingat, that the good time is walang problema yun. Walang bawal ho doon. Pero yung pag-iingat po. Pabalikan ho natin yung issue yan. Alamin natin ang report mula po kay Patrol 9. Isang intro dyan, winner ng Patrol Report. DWIZ Patrol Report. J-Mark Dagala, Kampok Rame. Go ahead, J-Mark, Patrol 9. Manumbik, nagpaabot ng abiso ang pamunuan ng Metro Rail Transit o MRT Line 3 sa kanilang mga pasahero. Lalo na yung mga sasakay sa bahagi ng Shaw Boulevard Station. Batay sa abisong ipinalabas ng MRT Line 3, pansamantala munang isasara yung Building A ng MRT Shaw Boulevard Station sa mga pasahero ngayong araw na ito. Pinabisuhan yung mga pasahero na lumabas at pumasok muna sa MRT station premises sa Building B. Ito yung sa Greenfield side ay magiging accessible ito simula alas 4 ng umaga kanina. At batay dun sa pagkikipag-ugnayan sa pamunuan ng MRT 3 ay hindi pa nila mai-disclose sa ngayon kung bakit isinara yung Building A. Ito yung EDSA Shangri-La side ng Shaw Boulevard Station ng MRT 3. Ito'y dahil sa hindi pa nila o hindi pa naaprubahan ng kanilang management yung pagpapalabas ng abiso kung bakit isinara itong lugar na ito. Gayon man, inaasahan o tiniyak ng pamunuan ng MRT 3 na sila'y magbibigay na paliwanag kung bakit sila nagpalabas ng ganitong abiso sa mga pasahero. Ano yan? Alright. Wala ka info? Meron? Hindi pa nila may divulge sa ngayon na Manong Vic. Kung may info ka, i-text mo sa akin. Okay. Delikado ba? Roger in that, Manong Vic. Komplikado ba? Sabi nga nila, medyo sensitibo yung impormasyon. Pero hayaan muna natin siguro mag... Alam mo yan, J-Mark. Ng opisyal na pahayag ang MRT Line 3 hinggil dito sa dahilan nito. Patrol 9, J-Mark. Sige, amoy-amoyin mo. Find out later on, but it's already 9:31. Babalik po ang servisyo na po sa 8:00, 9:34. Sorry. Lumampas tayo ng break natin. I'll be right back. Sandali lang. Servisong lubos. Sa 8:02. Saka nakamonitor ka, J-Mark. Check mo yung pinadala ko sa'yo. Kinonfirm daw that they have rescued an actress after receiving a call from a hotel somewhere dyan, sa malamig na lugar. I-check mo ha. Ewan ko, pinadala lang to eh. Check mo.
kung merong ayatang artistang in custody na ano, na kinuha for questioning. There was an actor who has been brought to the police station for questioning. Ha? Okay. Okay. Pero I still have to verify. Okay. Kasi lumindol nung isang araw eh, no? Baka ganon. Sige. Retropeating. We'll find out. Hintayin natin ang announcement ng MRT. Kung ano nangyari diyan sa MRT at saka yung sinasabing I don't know if that's kidnapping or what. Titingnan ho natin at malaman ho natin. Teka muna. Okay. All right, sige. Okay. Ayan, Paul. Pinadala ko sa'yo. Alright, tuloy-tuloy ho tayo. Tabayan na lang ho natin yung ating mga report mula po sa mga lalawigan, mula po sa ating Ronda Provincia na matatanggap po natin. At patuloy po nagpa-follow up syempre ang ating mga kasamahan sa labas ng impilan. I think may hearing ulit sa Monday itong tungkol sa Isabong. At malaman natin mula po sa komite ni Senator Ronald Bato de la Rosa kung ano ang development na ho dyan sa hearing na yan na ginagawa tungkol dito sa yung pa rin ho, no, yung mga nawawalan 34. Alright, anyway, let's leave it at that. Ang atupagin po natin ngayon na ito pong pagbangon po ng ating ekonomiya. Ang sinasabi po kasi ang alert level 1 will be retained until the end of the term of President Rodrigo Duterte, which is tatamaan nga yung kampanya na under alert level 1 pa dahil wala eh. Medyo alarming una naman ang nagiging sip. Hindi naman alarming, but you know, it's in other countries. Pero ang problema nga ho natin eh, we have opened our borders already eh. Vaccination card, papakita eh. Alam nyo, naglipa na rin ho yung mga scam dyan sa mga vaccination card na yan. Minsan no, hindi natin malaman kung totoo o hindi, kung peke o hindi. Kaya medyo nakakatakot to. So talagang dapat to maging maingat po tayo. And I don't know if there is a machine that will ano. Kasi meron namang ano yun eh, may QR code yun eh, di ba? Yung mga vaccination card eh, yun lang ho naman ang kailangan doon eh. Pag nag-register yun, okay na. Pero ang problema nga, eh naglipa na rin ho ang ano. Okay. So you have reached to ano ah. Oo. Eh siguro ba, eh sana pumutok yan. Sana kung totoo yan, magbigay ng pahayag ang PNP na nakakasakop dyan sa lugar na binabanggit natin na J-Mark. Tago-tago muna natin yan dahil hindi pa natin nako-confirm yan. Pero, you know, sabi nga nila, pag may usok, may apoy. Alright, may mga litrato ng pinadadala. Wow. Oo. Okay. Sige. Okay. Yan po ang sitwasyon ngayon. Pero nagpadala na ho ng ano, ha? Nagpadala na to si J-Mark ng ano. Ha? So, meron ka ng text. Ha? Oh, buti nakahawak ng cellphone, ano? Ito ho, nakalagay, oh. Kuya, please help me. Please call police. Blank is killing me. Please help me, kuya. I'm here in blank. Don't call me. He's gonna wake up. Please help me. Isa hong artista yan. Isa hong showbiz ano to. Ha? Alright. Anyway, balikan ho natin yung isyong yan. Punta muna tayo ng Bataan. Si Jun Bringula, may balita. Jun! Naging madalang ngayon ang mga aksidente na gaganap sa Bataan Expressway. Ito ang kinumpirma sa DWIC News si Bataan Governor Abet Garcia. Ayon kay Gov. Abet, simula ito nang ipasapad nila ang no-contact, no-operation sa Roman Highway. Bukod dito, batay sa obserbasyon ng Metro Bataana Development Authority o MBDA, lahat ng mga second dumadaan dito ay sumusunod sa maximum at minimum speed. Kaya dahil dito, halos wala nagkakasagi ang mga sasakyan at wala din nasasagasaan ngayon sa naturang daan. Kung meron mga aksidente ayon sa kanya, ito ay minor lamang. Ayon pa rin kay Gov. Abet, pinairal ang no-contact na operation sa Bataan dahil na rin sa inaasang pagdagsa ng mga investors at mga turista dito sa buong probinsya. Paulit-ulit namang sinasabi itong si Governor Abet Garcia na
paalala, ang hapon po natin dito, hindi po yung revenue na makakolekta sa mga penalty, kung hindi na mapawasan yung mga aksidente sa ating mga highway. Ito po talaga yung hapon natin na mas lalo tayo maging disiplinado para wala pong mangyaring aksidente at ligtas po tayong lahat. Correct naman. Yun rin ko na nagulat sa implement o dilakas, DWYC. June. Lala si June. All right. Anyway, sige, balikan natin 'yan, ha. Okay, punta tayo ng Central Luzon, si Johnny Gole. Johnny, go ahead. Yes, Piklo, mula sa pinagsanib na operatiba mula sa Philippine Drug Enforcement Agency Region 3, Clark International Agency Drug Interdiction Task Force, Bureau of Customs, Port of Clark, PDEA, National Capital Region at itong Philippine National Police. Itong consignee ng mahigit sa isang kilong shabu na lulan sa isang international flight mula Kuala Lumpur, Malaysia, na lumapag dito sa Clark International Airport sa Pampanga. Kinilala itong consignee ng nasabing bagahe na si Charlene Nuresa ng Bagumbong Dulo, Caloocan City. Ayon dito sa ulat ng Bureau of Customs Clark District Collection Office, nakasaado mano o nakasilido mano itong droga sa bagahe kasama ang bulto ng mga laruan at dumaan ito sa X-ray machines. Dito nagduda o mano yung mga examiners ng BOC Clark dahil meron na nilang isang bagay na palaman sa nasabing mga imported toys items, nakalagay ang droga. Yun. O nakalagay ang droga sa 31 supot na tumitimbang naman na mahigit sa 1 kilo na nagkakahalaga ito ng 6.9 million piso ayon dito sa pagtaya ng PDEA. Ang suspect ay nasa kamay na ngayon ng PDEA National Capital Region at sinampahan na rin ito ng kasong paglabag sa Section 4, higit na kilala sa importation of prohibited drugs sa ilalim ng Republic Act 9165 o higit na kilala sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 sa City Prosecutor's Office. Mula dito sa gitnang Luzon, ito si Johnny Gole, Central Luzon Patrol. Nagulat, simpi lang may tudo lakas, DWIC. Thank you, Johnny Gole. Nandiyan na ba si June, nandiyan ka? Yes, magandang umaga siya, Parang Vic. Oh, ano yung instruction ulit ni Governor Abbott, ni Garcia? Actually, yung lahat naman ng mga taong dumadaan dito sa Bataan Highway ay sumusunod sa minimum at maximum speed. Ito ay dahil sa NOCAP. Ang sinasabi niya kasi, hindi ito dahil sa revenue o para kumita yung Bataan sa mga lalabag doon sa traffic laws, kundi yung mabawasan ng mga aksidente dahil sa inaasahang pagdagsa dito ngayon ng mga investor dahil lubuwag na ang lalawigan ng Bataan dahil sa pagbaba ng COVID-19. Oo, tama yun. Importante yung kaligtasan. Tama yun. Tama si Gob. Very good. Sige, June, yun lang. Thank you. Balik kayo diyan. Alright, June, bring ko na po mula sa Bataan. Mula po kay Johnny Gole, si Melvin Machado, dyan po sa Naga. Noy! Nanonanoy! Manoy, maray na paggaga. 200 kapulisan ng Naga City Police Office ang mabibigyan ng booster shots laban sa COVID-19 ngayong araw kasama ang kanilang mga mahal sa buhay. Ang 500 booster vaccine ay dinonate ng Philippine Trust Bank sa pagkikipagtulungan ng Naga City Police Office Advisory Groups na PILARS. Personal naman itong tinanggap ni Police Colonel Nelson Pacalso, City Director ng Naga City Police Office. Labis naman ang pasasalamat ni Police Colonel Pacalso dahil hindi na sila pupunta sa Camp Simeon Ola sa Regional Command ng PNP sa Legazpi para sa booster shots dahil dito na lang sila tatanggap ng bakuna sa lungsod ng Naga. Mula sa Naga City, sa Bicolandia, Melvin Machado, nagulat ng pilang may todong lakas, DWIZ. Thank you. Si Melvin Machado po yan. Mula po dyan sa lalawigan ng Camarines Sur, Naga. Specifically, dyan po sa lungsod ng Naga. Magandang umaga ho sa lahat po ng mga uragman, mga uragon. Yan ho sa Bicol at talaga namang, alam nyo, yung mga lalawigan ho natin, lalo-lalo na ho dyan sa Kamsur. Merong mga wakeboarding dyan. Medyo maghanda-handa na ho kayo dahil summer ho ngayon. Dagsain man ho kayo ng tao, sana nga ho patupad nyo pa rin po yung mga pinapalabas po ng gobyerno ng mga health protocol, di ba? Sabi ko nga ulit, walang bawal mag-good time. Pero
ingat pa rin ho tayo. Ingat pa rin ho tayo. Yan, yung mga lugar na yan, ha, Paul. Arregle mo yan next week. Tignan natin para ma-add naman natin. Maiparating sa taong bayan, yun yung mga nagbabalako na mamasyal, ika nga, mag-out of town, na talaga naman hong binihag tayo ng COVID for 2 years, mahirap po yun. So, sige lang ho. At alamin ho natin ang mga development dyan sa mga lugar na yan. Si Mar Olite sa Batangas. Mar, ano na ang balita riyan? Kamusta weather, Batangas? Mainit? Medyo mainit rin kasamang big, pero may mga ulap-ulap pa naman at nandito tayo sa ilalim ng mga kakahuyan kani-kanina lamang. Alam mo ba na ngayon yung groundbreaking ng bagong Lipa City Hall? Abay, pagkakalaki na rin kasamang big, ito pala ay aabot ng 300 million at 5 hektarya. Meron pang 4 na hektarya sa mga land trading nila at meron ding bubuhaying mga farmers o agricultural land sa paligid. 2 hektarya ito. Kaya hindi basta ito kasamang big sapagkat itong nandirito ay yung Buji Royal architecture, ano yung gagawa nito. Partner nila rito itong Ayala Land at Areta. So ibig sabihin, bubuhayin daw nila itong kagandahan ng lugar. Wala daw sisiraing kahoy at yung islop ng lupa ay ganun pa rin. At inaabangan nga ito sapagkat ito ang kauna-una niya pang Lipa o City Hall na itatayo dito sa Calabarzon na kapartner itong Ayala kasamang Vic. Presente rito si... Dumating pala si Kuya Ralph, tsaka si Ate B. Andiyan yung mag-asawa at sinundan din ito ng 72 kapitan na napagkaisa nila ito. Abay, lalagyan daw kabayan arin ng 72 blades, balisong na nakatayo, at saka blocks na 72 rin, 72 barangays kasi itong bayan ng Lipa. Kaya yun ang magiging mukha ng City Hall. Abay, mayroong parking din sa ilalim. Napakalaki nito kasamang big, hindi ko lubos maisip kung anong mukha. Nagsalita rin dito itong Senior Vice President na si Miss Mian B. At itong Royal Architect na si Layub. At nandito rin itong Department of Agriculture, itong regional, si Arnel De Mesa. Ipinaliwanag niya na kasama rito ang halos 4 organisasyon ng mga samahan ng magsasaka. May mga mangingisda rin na narinig tayo. At bubuhayin yung mga magtatanim ng langsones, kakao, barakong kape. At kasama pa rin diyan ang luyang dilaw at napakaraming pang iba. Sa paligid yan, na itatayo na City Hall. Dito nga sa barangay Bulaknin, Lipa City kasamang big. So, yan yung inabangan. At mamayang gabi, ay meron silang bisita itong Philippine Harmonic Orchestra. Malamang ito'y kilalang kilala mo, pero ngayon ko lang ito masisilayan, itong Philippine Harmonic Orchestra, at may parawag sila. Kasi magbubukas din itong bagong Independencia Plaza ng Lipa City. Kasabay rin yan itong bagong bypass road. Ako, napakarami ng bypass road dito kasamang big sa Lipa. Kaya kung ikay makadalaw din ngayon... Kaya alam mo, Mar, napakadali ng pumunta ng Batangas eh. Napakadali ng pumunta ng Batangas, napakabilis. Mabilis na, tama, kasamang big. At pag ikay dumalaw din ito minsan, bukod sa tayo magkakape ng barakong kape, edi tayo dudungaw diyan sa Nebalite at tayo manghihingi tayo diyan ng ilang tinapya kay Vice Mayor na Perseo at kay Jay Manalo. Baka naman tayo makapag-iyaw. At yun, medyo maganda. Marami ng daan dito, bypass road, kung ano-ano, na mga binuksan na. Nandito rin ang USEC Emerson Benitez ng DPW at kasamang BIC. At kasama siya rito at meron din iba pang mga grupo ng mga organisasyon dito sa Lipa na nagpakita ka ng suporta at saya. Dito sa bagong bubuksan, sabi ni Mayor Eric Africa ay mga 3 yata abutin itong paggagawa ng bagong city hall nito. Mga 3 taon. So yan ang kaabang-abang. At saka hindi, mukhang hindi city hall lang, Mar, eh. Mukhang ano eh. Mukhang may mga commercial center eh, di ba? Parang may commercial, may ano eh. May business. Exacto, ano tama, eh. Parang, tama yung nakita mo. Oo, bubuhay nila ito kasamang big. Itong lugar na yan sapagkat mayroong Lipa Trading. Mayroong Lipa Trading. Buhay ang negosyo sa paligid. Itatay na nila at malalaking mga parking area at terminal. Pero nasa ilalim ito ng mga puno. Hindi raw sisirain ng puno. Ayon sa arkitekto na sinabi ni Mayor Eric Africa,
bubuhayin nila yung kagandahan din ng kapaligiran. Kasi kung makita mo sa larawan, ang dami mga puno dito. Ilalagay lang nila yung mga building doon sa mga espasyo na mga walang mga puno halos at maliliit lang na halaman yung kanilang masasagasaan. Kaya yung mga puno, ipipreserve nila yan upang magandang tanawin at malamig na rin at hindi sisira dito sa ekolohiya na itatayo nga dito sa Lipa. Itong New City Hall ay kabang-abang dito sa bayan ng Lipa. 7 ito, barangay. Yun ang pinaka-importante ron, walang sisirain. Yun ang isa sa hinangaan ng ating mga kabayan. Walang sisirain. Tama-tama. So yan yung magiging kabang-abang dito. At nandito sila ngayon, tayo dumiretso na, traffic na. Nagkaroon ng ribbon cutting dito sa bypass road na kukonekta uli si Starton. Mula Marawoy, galing yan ng Alaminos, Laguna, lusutan dito sa Plaridel at papunta doon na sa bypass road Starton at going to south to Manila na yan kasama ng Bicaya. Mabilis na ang ano ngayon, mabilis na ang karsada ngayon dito pag ikaw ay sumilit dito sa Dalawigan ng Batangas. Kaya na ating report kasama ng Bic, medyo mainit na uli at ang bulkan, mapayapa naman bukod sa, yun na, uusok lang ng konti at pagkatapos ay mananahimik muli itong bulkang Taal. So yan yung sitwasyon natin dito sa Calabarzon, dito sa Batangas. Marulete nagurat para sa Pilang May Tanong Nakas, DWIC. Very progressive lalawigan ho ng Batangas. Magaling naman ho kasi yung mga namamahala dyan. Maganda yung gagawing the new Lipa City Hall. Meron pang Lipa City Trading Center. Negosyo, no? Negosyo at para ma-accommodate ho yung mga transaksyon sa mga City Hall. No? Yung mga ganon, 300 million. Mura-mura. At yan ho, part ho yan ng pagpapaganda, pagprogreso po ng isang bayan dito po sa ating bansa. At anyway, again, yung pong bukas po yata, no? Iko-cover yata ng DWIC itong presidential debate tomorrow. At well, we were not lucky to get in touch with Attorney Vic Rodriguez dahil bukas nga po, hindi po yata darating si dating senador at presidential aspirant Bongbong Marcos dyan po sa gaganaping COMELEC debate. I think sa Sofitel Hotel sa Pasay City. At so mga darating ho dyan, Lenny, I think Manny, Isko, Ping, Norberto, Abelia, De Guzman, yun ang mga darating dyan. Yung sila, ano? Alright, maganda ho yan. Pero, nagbigay ho ng paliwanag. Nagbigay ho ng paliwanag ang tanggapan ni Attorney Rodriguez. Dyan ho sa kanilang dahilan kung bakit ito, ano? Ito ho yung kanilang paliwanag. At he is confirming the non-participation in the COMELEC sanction debate this coming Saturday, March 19. Presidential frontrunner Bongbong Marcos' words are his bond. Thus, we shall honor our commitment to our supporters to be with them on the field on this day. We shall continue with our preferred mode of direct communication with the people and engage them in a more personal face-to-face interaction that discusses real issues that affect them today, tomorrow, and in the days to come, as the election is all about our collective future. Yan po yung statement ng tanggapan po ni Attorney Vic Rodriguez, ang opisyal na tagapagsalita ni presidential aspirant Bongbong Marcos. Asahan pa rin ho natin, syempre, yung magiging debate buka. I don't know if it's a debate, if it's an interview, if it's a whatever. Kasi nga ho, minsan sinasabi ho nung iba, alam nyo, magandang debate na napanood ko. SMNI. Maganda yung SMNI. Maganda ng debate nila. Actually, it's partly a debate, pero maganda yung organization ng pagkakatikada po nung ano. Yung iba ho, kasi medyo ano eh. harapin ho natin, aminin ho natin. Yung iba I don't know, if they are just trying to let somebody attend, and if that somebody attend, the only intention would be gibain.
wala akong binabanggit kung sino, ha. The only intention was gibain. Ibalik po yung mga nakalipas. Yung mga ganun tipo, parang sandali lang. For me, I think running for the highest office of the land is about what lies ahead for the future ng ating bansa. What lies ahead. Hindi yung what lied in the past. Eh, di ba? Kasi nga ho, sa dami ho ng problema natin, gusto ho natin makakita ng bagong larawan. Gusto ho natin makakita ng bagong ikabubuti ng ating bansa. Eh, hindi. Yung ano mo, ganito. Hindi. Yung ano, ganito eh. Ano ba yun? Wala ho akong connect na naki. Anyway, sige. Antabayanan po natin yan bukas, ha. Itong presidential COMELEC presentation na lang, sabihin natin. Kung what will it be? Debate or what? Anyway, inabot na ho tayo ng Hora de Peligro. Weekend ho ngayon. Araw ho tayo ng Biyernes. Today is the 18th of March 2022. Magwi-weekend na naman. Mag-iingat po tayo. Lagi po natin panatilihin ang pag-iingat sa ating katawan. At tuloy, maingatan po natin ang ating mga mahal sa buhay at ang ating pong mga kamag-anakan at ang kapaligiran. Meron pa rin ho tayong pandemya. Sumunod lang ho tayo sa minimum health protocol. Yan po yung ano lang. Face mask lang ho yan. Tsaka social physical distancing. Susunod na po, Yes Yes Show, Topacio with Attorney Ferdy Topacio and Talas Aldibar. Ako po si Big De Leon Lima on a Friday. Mag-ingat po kayo. God bless us. God bless our country. Servisong Lubos sa 8-8-2.